Nilimitahan na ang dami ng karne na kinakatay sa mga slaughterhouse sa Mangaldan, Pangasinan para maiwasan ang mishandled meat. Sa Dagupan City naman, abot sa 30 kilo ng botsyang karne ang nasabat. Makibalita tayo kay CJ Turida ng GMA Dagupan. Hindi fit or unfit for human consumption, then violation nga doon sa meat inspection code at saka sa consumer kasi improperly handled, katas yung packaging niya, hindi pwede. Aabot sa 30 kilong botsyang karne ang kinumpiska ng Dagupan City Veterinary Office na ibinabagsak sa Centro Mart Lunes ng umaga. Ang mga nagbagsak at pinagbagsakan ng karne, pinatawan ng first and final warning. Sakaling maulit ito, pagmumultahin at kukumpiskahin na ang ginamit na sasakyan. Posible ring tanggalan ng lisensya ang meat vendor. Considered botcha rin to. Hot meat ang tawag dyan. Hot meat. Hot meat kasi ang hot meat, hindi sabihin mo na unhygienically handling, na katos handled, katos violation dun sa meat inspection code of the Philippines. Pinayuan ang mga mamimili na maging mapanuri sa mga binibiling karne. Medyo masilan din. Siyempre, tinitingnan, inaamoy. Kung may amoy, siyempre, tatanggihan. Tinayak ng mga tindera sa palengke na ligtas ang kanilang mga ibinibentang karne. Mas maganda yun na nag-inspect sila. Kasi para yung mga namimili, alam nila na talagang maganda yung tindang karne, malinis yun po. Sa Mangaldan, Pangasinan, ilang linggo naman nang matumal ang bentahan ng karne ng manok, baboy, baka at kalabaw sa pamilihang bayan. Mula sa mahigit 50 kilo ng manok na ibinibenta ni Catherine kada araw, nasa 20 kilo na lang ang naibibenta niya. 50-116 yung bentahan ng manok, pero ngayon 140 na po. Kapag hindi naubos ang paninda ng mga negosyante, malaki ang tsansang ibenta pa ito kinaumagahan. Ito ang iniiwasan ng pamunuan ng katayan ng bayan. Kaya naman, simula noong nakaraang linggo, nililimitahan na ang dami ng kinakatay sa slaughterhouse. Pwede naman, kaya lang niya, kaya kung minsan kinoconfiscate namin yun kasi malamig siya tapos mishandled meat yun. Anyway, ayos naman ang bentahan namin dito. Kasi siyempre, tinitindaman namin ng baboy, medyo quality ang baboy namin, kaya medyo mabinta. Para makaiwas sa mishandled meat, panawagan ng otoridad sa mga mamimili na maging mapanuri. Kilatising maigi ang binibili. Kung kaduda-duda ang karne, agad itong ipagbigay alam sa kanilang tanggapan. CJ Turida, nagbabalita, Pilipinas!